Major, fraud, breathless, body, diamond, bones. Wanna be it, wanna feel it. Hello everybody, Vincent po. For Vincent Sabis up, good morning po, or good afternoon, or good evening po. Whatever time niyo po pinapanood itong video. Kung naalala niyo po ito, this is yung AW Race Gun, model 2401. Ito po yung unang dumating namin, actually 1 year na sa amin to, no? Wow! Ngayon po, may kapatid na po ito. Ganito po, AW rin. Si Color Black. Race gun also, kasi po itong nauna namin, single shot, semi, ito po, race gun, 2432 with full auto function. Alam niyo, marami po nagkatanong sa amin, ano yung race gun? Ano? Tapos iba, paano naging race gun po? Ang haba-haba niya, parang hirap po iputok, di ba? So, if you check po no, yung definition ng race gun sa Google or sa YouTube, race gun is a firearm or airsoft gun designed and modified for speed, power, accuracy, precision. Apat na po ngayon, no? Nice. So, yun po si race gun. Dapat meron siya characteristics na apat na yun. Paano naging race gun po ito ngayon, no? So, to tackle that four characteristics, number one po, no? If you notice po, mahaba siya. Mahaba po si 2401, no? Because of its compensator. Actually, hanggang dito po, it makes for an ordinary pistol lang in length, no? Kakako po para makita nyo. Yan. Normally po, yan lang talaga haba ng pistol, no? So, nagkaroon po siya ng compensator. It's a 2-inch compensator. Ang silbi po ng compensator, it balances your blowback action from the back, yung sipa po niya, sa harapan, lalo na pag full auto kayo, pinapalansin niya po yung blowback action nyo para hindi siya bumarat ng pataas. Kasi habang nag-blowback action po kayo, the natural tendency of the gun is tumaas ng tumaas. Especially on continuous firing. Sa first fire po, madali. Pero yung second, third, fourth shot, lalo na if you're on fast trigger action, mabilisan po, talaga may tendency pong gumanon yung barrel. Yun po yung silbi ni compensator, no? So, to show you po yung sample ng putok niya, no? Si race gun, I'll show you po yung performance na isa pang barrel na ordinary po, na standard na 5.1 high kappa. Also by AW. If you notice po, normal size siya po is 5 to 6 inches yung haba po niya. Versus po si race gun natin na almost 8 inches because of the compensator, no? So ito, puputo ko lang po so you can feel po yung blowback action niya. Wala pong balat to. I'll just put down the slide release para ma-feel na po yung putok niya. If you notice po, may sipa talaga pataas siya. Normal po yun for a firearm and for an airsoft GBP pistol, no? So yung second, third, fourth shot niyo po, lalo nung gabago yung accuracy niyan. Kasi galing sa kalabog eh, no? Ang diferensya po nung 2401 dito, pakita ko lang po ulit to. Si race gun po, because of the compensator, makikita niyo po, yung blowback action sa likod, sumisipa po siya, pero yung harapan po, pinabalansin ng compensator. It's for you to see po, no? Sa full auto po siya, so, lagay po natin sa semi-action. Single po. So, malakas po yung kalabog sa likod, no? Yun yung power ng blowback action niya. Pero yung harapan niya po, lalo na sa second, third, fourth, fifth shot niya po, kontrolado po yung sipa. Kaya yung zero range nung sa target niyo, mas maganda po yung accuracy. As compared to po sa ordinary pistol, na talagang babalat pataas ng pataas, lalo na pag tuloy-tuloy po yung trigger. I hope you were able to see yung difference po, no? Para sa user po, feel yan. So, for accuracy and precision, yun po si compensator. Pagdating po naman sa power, this gun po was already modified pagdating sa inner barrel niya. Yung standard inner barrel po, yung ordinary pistol is hanggang dito po. Yan yung barrel niya. Si 2401 po, race gun, makikita niyo po, nasa dulo na po nito yung inner barrel niya, no? So, mula po dito, hanggang dito, ang haba po ng inner barrel niyan. As compared to, ganyan kahabang inner barrel dito. Ngayon, yung inner barrel po, the rule of thumb is, habang humahaba yung barrel nyo, yan po iniikutan yung bala nyo, doon lumalabas, mas mahaba po yung buwelo. So, the longer po your barrel,
mas malayo po yung trajectory ng bala nyo. So while it's distance, mas malayo. Pangalawa po, mas powerful yung baril nyo. Kasi FPS nyo tumataas eh. Wow! Kaya if you check po this, no, sa pag nag-rodo po kayo, this one is about 320 to 350 FPS for ordinary 5.1 high kappa pistol po. No? Si race gun po, mapakalo na po ng 380 to 400 because of its tight barrel. Hot diggity dog! So tatakal na po natin si accuracy, precision, saka power. Pagdating po naman po sa speed, if you notice po, yung trigger nito, naka straight trigger na po siya, computation trigger. Tapos modified na rin po internals niya to give you very fast trigger action compared sa ordinary pistol. Of course, depende pa rin po sa daliri niya, no? Pero ang importante po, yung baril sasabay sa daliri niyo. Kasi ibang pistol po, maski mabilis ka, kasi may trigger wall po yan eh. Titigil po sa wall yung trigger nyo. Ito po, kung very, very, very slight ang dikit niya sa trigger wall, na you can go, kung ano yung galaw ng trigger nyo, sumusunod siya. So yun na po, no? You have your speed, power sa inner barrel niya, you have your accuracy and precision. Yun po yung pinagkaiba ni race gun sa ordinary pistol. So sa mga mas matikuloso po sa barrel, no? Yung very, very, ano po, conscious sa accuracy, precision, power, and speed, this could be the gun for you. Yung added bonus niya po is, meron na po siyang full auto. And sa feature na po, cool na rin po yung magazine niya is silver chrome na po. Wow! Than yung ordinary black magazine, plus the magwell. Nice! Tapos compatible po with all TM, Tokyo Marui, WE, pistols sa magazine niya. So as well this yung barrel niya, kung may WE na 5.1 na magazine kayo, Tokyo Marui, even double bill, pasok po dito. Yung grip niya po, corrugated na po yung grip niya para sa friction po ng kamay niyo. If you notice po, may AW insignia sa gitna, left and right side, na skeletonized. When I say skeletonized po, yung kita yung loob. Kaya kita niyo po yung magazine sa loob. Ayan. Wow! Tapos so, naka O-type to po na rear sight, back sight po siya or rear sight, O-type po yan. Kaya ang sipat niya po bilog, tapos ang front sight is a optic green sight. So, kita-kita po yung sight niyo galing sa sipat sa likod kasi bilog po eh. Nozzle niya po, kulay pula na. Yan po yung characteristic na AW, laging pula po yung nozzle niya compared to others na itim. Ano? Ang wala na lang po tayo yung ano. Pero ano po ito eh? Optional accessories for the railing, no, na kinakabit sa butas na ito para mag-optic sight kayo. Darating pa yata yun, possibly next month. Sana po dumating. So that's ito for 2432 race gun. Nga pala, yung mga nagkatanong sa amin po, no, yung dumating naming last month na double barrel na AW pistol also. Ito po, may holster po na available na hinanapan po namin. Hindi po expensive. It's a canvas holster, tactical leg holster or drop leg holster. Napasok po yung barrel nyo. May lock pa rin po siya. So safe po yung barrel. Tapos mura pa po. Less than 500. Kaysa maghahanap po kayo, magpapabricate kayo ng holster for this one. No? Kasi kakaiba nga. Tapos lastly po, we're trying to po to improve our services, no, sa inyo. Lalo na yung after sale services namin. So we would appreciate po yung comments nyo. Actually, mas gusto ko po yung comments na hindi maganda. Yung reklamo po sa amin, kung meron po kayo sa akin or sa online team namin or sa sales staff namin, kung meron po kaming hindi kanais-nais na nagagawa or hindi magandang service, please let us know. Mag-aaral din po kami everyday how to improve our services. And gusto nga namin as fast as possible na hindi lang satisfied si customer, happy po si customer. Thank you po. Once again, sa next video ko po. Vincent po. Bye-bye.